Eto, Stan. Alam mo yung ano, isa pang bagay na ina-admire namin, alam ako, personally ako, na-admire ko and namin about SB19. Ongoing yung projects nyo together. Kami naman lang yung topic. Nagulat naman ako. Hindi ka ba info? Nagulat ako. Kasi nagkakantahan lang tayo, tapos suddenly ako na yun. Kami na yung topic. Okay. Hindi kasi naiisip ko to habang kanina yung Basilio. Habang paladay, basa-basa. Naiisip ko to mga to, mga bagay na to, sabihin ko sa'yo. Na nakaka-proud kayo kasi ongoing na yung project together, pero at the same time, free kayo to pursue your own music. Siyempre kami as SB19, masaya kami na magkakasama kami. But ayaw namin ikahon yung sarili namin na kami-kami lang. Gusto namin bawat isa sa amin mag-explore at mag-excel sa gusto nila, sa sarili nila. Siyempre, aminin natin, hindi mahabang buhay ng kakasama kami. Pero yung relationship... Okay. Hayaan niyo ako mag-explain. Guys, concert namin to. Hindi, aminin natin, dadating yung time na magkakaroon kami ng kanya-kanya buhay. Pero, yung friendship, yung family... Huwag daw, di pa nga daw. Gusto na ano, handa. Sige, dadating yung araw na... Dadating yung araw. Pero siyempre, yung friendship, yung family na na-build namin, nandun na yun forever. Tsaka, speaking of kanya-kanya, alam mo ba na merong isang member na grabe? Grabe! G-na-G siya! Alam mo yun? Talagang... Ramdam na ramdam ko talaga na... Alam mo yun? Yung pursigi, pagpupursigi niya, yung passion niya sa craft niya. Grabe, iba rin yung ginawa na itong tao na ito para makapagin niya. Malupit din to. Malupit to. Malupit! Grabe! Gusto mo pa makilala, Julie? Siyempre! Gusto niyo ba siya makita? Gusto niyo ba siya makita? Sabi ko lang, grabe yung dedication mo ngayon. Nakikita namin yung pagpupursigi mo, yung passion mo, yung pinaghihirapan mo. Kaya mo naabot kung nasan ka ngayon. Wala ka. Alam mo, bukod sa akin, syempre, na mas nakikita ko yung dedication yung dalawa. Pero eh, mo, nandito na kayo ngayon sa NFT at nagko-concert. At sobrang nakaka-proud. Especially, syempre, alam niyo, nasubaybayan mo yung journey ni Stel. Gusto ko lang sabihin sa inyo lahat, ha? Ako yung unang-unang fan ni Stel. Totoo yan. Kaya ako na-inspire mag-perform. Kasi napanood ko siya. Napanood ko si Stel before. Alam mo yan. Grabe pala to. Grabe pala. Sana pala na bumili tayong dedication cake. Dahil sobrang dedicated tayong lahat. Anyways, Josh, kasi pinag-uusapan namin yung about artistry ng bawat isang SB19. Paano ba yung mga bagay-bagay na pumasok sa isip mo? Bakit mo gustong i-pursue yung pagiging as Josh Cullen? Pagiging Josh Cullen? Siguro, alam mo, parang, kasi syempre as SB19, meron tayong goal for the group. Yeah. And just not just for the group, pero for the entire OPM industry. Pero for myself, siguro, gusto ko lang syempre i-break yung barriers at syempre i-break yung para capacity ko, subukan ko hanggang saan ko makakaya as a solo artist as well while doing it together with my group. At syempre, katulad nitong event na to, isa kayo sa mga gusto ko pasalamatan kasi inspiration kayo sa maraming tao, including me, para syempre nag-perform. Ina-invite ako para mag-perform dito. Maraming salamat ko. Sobrang nakakatuwa at syempre nakaka-proud kayo. Alam ko, hindi lang ito yung huling concert nila. For sure, mas marami pa kayong mararating. Pero alam mo, Josh, naniniwala ako na after mo mag-perform tonight, marami ka rin ma-inspire dito. Ano?
After mo mag-perform dito tonight, marami kang mai-inspire dito. Alam mo, si talaga kaya ako. Gusto ko talaga maging ano, gusto ko talaga maging halaman. O kaya speaker. Ito talaga. New Frontier, papayag ba kayong hindi makita si Josh mag-perform? Gusto niyo mo mag-perform si Josh? Sige na. Ayaw na namin. Ito na si Josh para sa inyo. Let's go, Josh Gullet! Come on, everybody. Make some noise. Pero pag ang audience, lalong-lalo na pag first time ko doon sa lugar, nervyos ang nararamdaman ko dahil hindi ko alam kung magugustuhan nila ako. Pag sumisigaw, siyempre masaya. Pagka tahimik, yun, problema na. Naiiyak ako, sa totoo lang, hindi ko lang pinapahalata sa lahat ng audience. Natatouch talaga yung puso ko dahil kumbaga worth it lahat ng pinaghirapan ko. At pati ng mama ko kung paano niya ako tinrain, ay naging blessing din naman yung talent ko sa ibang tao. Every time na umaapak ako sa stage, ang iniisip ko talaga lagi na parang dapat ikaw yung pinakamagaling. Kaya yung iniisip ko parang mawala yung kaba ko. Minsan baliktad naman na parang galingan mo, kasi pag nagkamali ka, lahat ng ginagawa mo ngayon, mawawala sa'yo. Parang ganun, isa tong bagay na sobrang sacred, not only for me, but also to the audience na pumunta para mapanood at mapakinggan ako, kumanta, kabado, but nagiging daan ko siya para mas gawin ko yung best ko. Kinakabahan, excited, na-overwhelm, pero siguro yung kung paano ako nagsimula, tapos like nandito na ako ngayon, nandito pa rin ako ngayon. Masarap siya sa pakiramdam kasi mas nakakapagbigay ako ng, you know, ng saya pagka nagpe-perform ka ng mga iba-ibang mga kanta, like whether it be happy, sad, or yung sobrang mga hugot ng mga kanta. It helps me relate to them because it's music. Pag pinaperform ko yung mga sarili kong mga kanta, ano siya, very, very personal kasi yung mga songs na yun eh. Kasi base kasi yun sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Bumabalik lahat ng mga memories pagka pinaperform ko yung mga songs na yun. Kumbaga parang nostalgic siya palagi kapag pinaperform ko siya, kinakanta ko siya para sa maraming tao. Natutuwa ako kasi, like, wow, may nakaka-relate din pala sa akin. Like, oh, I'm with you.